Hello guys, itong pag-uusapan natin ngayon ay actually para sa mga magsisimula pa lang sa pag-aalaga ng ibon o yung mga tinatawag natin newbie. May mga nagme-message sa akin na bago sila mag-alaga ng ibon, nagtatanong kung paano magsimula o ano yung mga kailangan. Well, ako normally, pagka may mga kumukuha ng ibon, minsan iniimbitahan ko sa bahay para tingnan yung ibunan ko. Tapos kung may mga may tuturo ako sa kanila, papakita ko sa kanila kung ano yung mga yung setup ko, kung ano yung mga kailangan nila. Pero noon yun. Ngayon, dahil nga sa COVID, tigil muna ako sa pagpapapunta ng mga tao sa amin. Siyempre, pag-iingat na rin and sa kaligtasan rin nila. So kaya ako naisip itong gawing video na to para sagutin yung mga tanong na yon. Hindi to para i-discourage kayo or takutin kayo na ang dami palang kailangan. So, yung mga newbie dyan or yung mga gusto nga magsimula ng pag-aalaga ng ibon, isa-isahin na natin. Bibilisan lang natin para hindi naman masyado humaba yung video. Okay? So, magsisimula muna tayo syempre sa pagpili kung ano bang ibon talaga ang gusto mo. Marami kasi klaseng ibon. Syempre, may manok, may alapate, parrot, lovebirds, bunyur, canary, finches. So, marami. So, ako, personally, I would suggest na mag-research kayo. Research nyo kung anong gusto talaga nyong ibon. Lalo na ngayon, ang dali-dali na may Google, may Wikipedia, ang daming FB groups. Doon pa lang, marami na kayong matututunan. Kahit anong gusto nyong malaman tungkol sa ibon na napili nyo, madali nang hanapin. So, mag-research muna kayo. Pagka nakapag-research na kayo, alamin nyo rin kung ano syempre yung personality ng ibon na gusto nyo. Maraming klase rin ng personality ang mga ibon. Hindi naman pare-pareho yan. May mga ibon na malambing sa tao. Merong mga kailangan ng malaking atensyon talaga na linalaro mo sila or kinakausap o pinapalipad. So, kanya-kanyang personality yan. Kailangan yun yung babagay sa'yo. And then, sunod dyan yung kulay. Or gusto mo lagi yung mga matitingkad lang na kulay. O gusto mo naman yung mga parang dull lang na kulay gaya ng mga gray, brown, ganyan. Nasa choice mo yan. Kung anong gusto mo talagang ibon. Kanya-kanyang trip yan eh. So, kasama na rin sa mga dapat pag-isipan is yung size ng ibon. Ano bang laki ng ibon na gusto mo nga? Sabi ko nga kanina, mayroong malalaki, may mga medium size, may mga maliliit. Kasi dyan din depende yung mga sunod na factors na kailangan mong i-considera. Sunod dyan, syempre, yung dami ng aalagaan mong ibon. Ilan ba talaga ang balak mong alagaan? Pwedeng marami, pwedeng isang pares lang, or pwedeng isang piraso lang. Pero kung newbie ka at gusto mo munang matuto sa pag-aalaga ng ibon na napili mo, siguro simulan mo muna sa dalawa, bali isang pares, or kung mga ibang klaseng ibon naman ang gusto mo alaga, mga parot, ganyan, isa muna. Pag nasanay ka na doon ka na bumili ng mga bago mong ibon or yung mga bagong pares ng ibon, basta unti-unti lang. Yun ang suggestion ko, ha? Syempre, nasa sa inyo pa rin yan. Kapag decidido na kayo kung anong ibon ang gusto nyong alagaan, ang sunod naman dyan, syempre, isipin mo yung space. Ganong kalaking space ba ang kailangan mo para doon sa ibon na napili mo? Siyempre, yung size ng kulungan mo, depende sa napili mong ibon. Hindi naman pwedeng sobrang liit na hindi sila makalipad, hindi sila makagalaw. Hindi rin naman pwedeng sobrang laki na alog-alog sila, hindi rin naman magandang ganun. Pwede, pero hindi naman maganda kasi siyempre, mas gusto mo yung tamang-tama lang na kulungan. Yung purpose rin ng pag-aalaga mo ng ibon, may kanya-kanya rin yan. Gusto mo na pinalilipad-lipad lang sila, mas malaking kulungan, mas maganda. Pero kung ang intention mo naman o ang purpose mo sa pag-iibon is paramihin, may mga breeding cages rin. So, dapat iayon mo yung size ng kulungan mo doon sa ibon na napili mo at saka kung ano yung purpose mo. Sunod dyan is yung paglalagay mo ng kulungan. Saan mo ilalagay yung kulungan? Ang lagi ko sinasabi sa mga nagtatanong sa akin, kailangan yung kulungan mo nasa isang safe na lugar. Kasi ang kalaban mo dyan eh, mga ibang predators, mga daga, ahas, pusa, yung mga yan, langgam, o kaya kahit butiki. Lahat yan, mga threat yan sa mga ibon eh. Depende na lang sa size syempre ng ibon mo. Pero
mga threat niya, yan yung mga usual na dahilan kung bakit nahihili mga alaga nyo o kaya kinakain. Dapat safe. Yun yung isa sa unahin yung isipin. Yung hindi kayang abutin ng pusa, hindi walanggam. Basta yung medyo magiging komportable ang pakiramdam ng mga ibon nyo. Hindi sila masistress. Hindi lang yung mga yon. Siyempre, pagka sinabing stress, kailangan isipin nyo na hindi daanan para mabubulabog sila lagi, hindi maingay na lugar. Siyempre, masasanay rin naman yung mga ibon. May mga social na ibon rin naman, siyempre. Hindi ko naman sinasabing lahat ng ibon, gano'n. May mga social na ibon na gusto, may mga taong kasama, or merong mga taong nakikita. Pero, yun nga, dapat nyo isipin lahat yan. Ang last na kailangan nyo isipin sa paglalagyan nyo ng ibon is yung maaliwalas. Maaliwalas at saka malinis. Maaliwalas, kailangan medyo may konti namang araw na pumapasok. Huwag naman yung sobrang dilim lagi kasi kailangan rin nila ng araw eh. Tsaka mas masaya sila pag naaarawan sila paminsan-minsan. Huwag lang syempre mauulanan. Isa yun, kailangan hindi rin sila nababasa masyado sa ulan. Kung meron mang ulan na pumapasok, yung silang kusa ang pupunta doon sa ulan. Hindi yung talagang nakabilad sila sa ulan o sa araw. Kailangan meron silang shelter kahit papano. Meron silang pagtataguan kung gusto nilang magtapos. Yung malinis na lugar. Kailangan yung free sa kalat. Free sa mga... Kasi yung mga makakalat na lugar o marami kunyari mga pagkain na nahuhulog sa sahig. Yan ang mga cost ng ano eh. Ng pagdami ng langgam o kaya yung mga daga. Kaya kailangan yung madaling linisin, yung madaling walisin, yung hindi masyado makalat na lugar. So, yun ang mga kailangan yung consider sa paglalagay niyo ng ibon. Nakapili ka na ng ibon, alam mo na kung saan mo lalagay. Sunod mo naman kailangan isipin yung gastos. Kasi, syempre, iba-iba ang presyo ng mga ibon. Kung ano yung napili mong ibon, merong mahal, merong mura, merong tama lang. Pero, kahit ano pa man yan, syempre gagastos ka. Yung pera mo ba, aside sa presyo ng ibon itself, isipin nyo rin syempre yung mga gastos sa pagkain. Sabi ko nga sa inyo, responsibilidad yan. Kailangan na i-provide yung mga pangangailangan ng mga alaga nyo, ng ibon nyo. Kasama talaga dyan yung pagkain. Hindi naman pwede pababayaan nyo lang. Kailangan laging meron kang nakahandang birdseed, at yung mga kahit yung mga ibang pagkain nila na egg food, na cattle bone, mineral block, yung mga basic na kailangan lang makain. Sunod is yung mga gamot, vitamins. Kailangan kasi palakasin nyo rin syempre yung resistensya ng mga alaga nyong ibon. Hindi pwedeng pakakainin nyo lang. May mga gamot or may mga supplements na binibigay sa kanila para maging healthy. And then, accessories. Yung gastos sa accessories. Una na dyan, yung kulungan, syempre, kailangan mong bumili ng kulungan, papasecond hand yan, or bago, kailangan mo ng nest or nest box, kailangan mo ng paglalagyan ng tubig, paglalagyan ng pagkain, yan lang yung mga basic. Kung makuha mo lang yung mga basic na needs ng ibon mo, okay na muna yon, lalo na kung konti pa lang naman ang ibon mo. At saka bago ko malimutan, mayroon pa palang isang kailangan i-consider sa gastos, sa part ng gastos. Kasi may mga kakilala ko or may mga kaibigan ako na tinatago yung presyo, yung totoong presyo ng mga ibon na binibili nila. Kasi isa, medyo mahal. Ayaw nilang paalam, syempre, sa mga asawa nila o sa girlfriend nila na gumasto sila ng ganung kalaki. Syempre, susuyuin nyo rin paminsan-minsan yung mga asawa nyo, yung mga girlfriend nyo. Kailangan pakita nyo rin na importante sila sa inyo. Kaya kasama yan sa gastos. Okay, so tatlo na yon. Gaya na sinabi ko, na ma-identify mo yung ibon na gusto mo. Tapos yung space. And then yung tungkol sa gastos. Ngayon naman, syempre, huwag nyo naman kalimutan yung isang kailangan nyo rin na isipin, yung oras. Kailangan isipin nyo na kung talaga may oras ba kayo mag-alaga ng pet or ng ibon na napili nyo. Kasi hindi lang naman pagkabili mo, lagay na sa kulungan, tapos iwanan mo na. Pakainin mo, iwanan mo na. Hindi ganun yun eh. Commitment pa rin yan eh. So, kailangan mong pagtuunan ng oras. Gaya ng, kung napanood nyo yung last video ko, na-explain ko na
a-allot ako ng at least 2 hours of my time sa ibunan. Kasi nga, hindi naman pwedeng pabayaan nyo lang. Kasama sa oras, kakainin ng oras nyo, is yung paglilinis ng mga kulungan, paglilinis ng lugar, at saka pag-aasikaso doon sa mga ibon. Kailangan tinitingnan nyo yung mga ibon nyo kung okay, kung may pagkain, kung mayroong inumin. Tapos syempre, kasama sa oras, may pagpapakain. Hindi lang paglilinis, pagpapakain, pagpapainom, pagbibigay ng mga ibang pangangailangan nila, gaya ng vitamins, supplements. Kasama na sa kakainin ng oras, syempre, pag-observe mo sa ibon. Hindi naman required yun or hindi naman talaga kailangan. Pero ako kasi, I make it a point na pinanonood ko talaga yung mga alaga akong ibon. Just to make sure na okay sila or nakakalipad sila ng maayos or na kinakain nila yung pagkain. Para lang alam ko kung ano yung ugali nila, alam ko kung ano yung mga pangangailangan na kailangan ko ibigay. So, kailangan inoobserbahan nyo kung nag-aaway sila or nagpapatayan na. Kasi minsan may mga pairs na gano'n na naghahabulan. At huling-huli, para sa topic natin ng oras, is yung oras na maibibigay mo talaga in general doon sa mga ibon mo. Kasi gaya ng iba, pagkabili ng ibon, hindi nila naiisip na kailangan talaga nilang pagtuunan ng oras. Lalo na yung mga iba na nagtatrabaho or busy. Hindi mo naman masisisi dahil kailangan mo talaga magtrabaho or kailangan mo talaga gawin yung mga kailangan mong gawin. Pero, isipin nyo na kailangan meron kayong mapagbibilinan at least sa mga alaga nyo. Hindi yung pag wala kayo, hindi nakakain, hindi naiinom, wala nang mag-aalaga. Kailangan meron kayong plano kung sinong mag-aalaga habang wala kayo, kung sinong magpapakain, kung sinong maglilinis habang hindi nyo maasikaso. So yun. So sa oras, yan yung mga kailangan nyong isipin. And finally, ang huling-huling maipapayo ko sa mga nagsisimula ng pag-iibon, ang isang dapat nyo talagang, pinaka-importante nyo actually na dapat i-consider ay yung bakit kayo mag-aalaga ng ibon. Simulan nyo na as a hobby lang muna. Hobby lang. Alaga-alaga lang ganyan. Huwag nyo munang isipin na negosyo, pang-negosyo na pararamihin nyo kasi mabenta nyo. Kasi pagka inisip nyo na ganyan, mape-pressure kayo, tapos madi-disappoint kayo pag hindi pa nangingitlog kagad. Parang ako, ganun ang reaction ko dati nung hindi na nangingitlog yung mga alaga ko. Pero, kahit na na-disappoint ako, hindi ko naman pinabayaan yung mga ibon dahil hiling ko talaga. Habit ko talaga yun eh. Hindi ko iniisip na pang negosyo eh. Kasama na dyan, syempre, sa pag-aalaga ng ibon, kaya ka nag-aalaga ng ibon para matuto. Matuto kung anong, kung paano alagaan sila, kung ano yung mga pangangailangan nila. And then, maraming nga, sabi ko sa inyo, maraming FB groups, maraming social media groups na meron na ngayon. Dami niyang mga ibang nag-aalaga ng ibon na eventually magiging kaibigan niyo or magiging mentor paminsan. Dapat lang talaga magtulungan, ganyan. Ang layunin ko lang is talaga mag-enjoy. Tapos tumulong, tulungan yung mga ibang mga nag-aalaga ng ibon para maging successful rin sila sa pag-aalaga. Kasi ako, yung satisfaction sa pag-aalaga, pagka nangitlog na yung mga ibon, tapos nagkaroon ng inakay, dumami, iba yung feeling eh. Masaya talaga eh. Yung na-excite ako pag nakikita ko na napaparami ko nga. At saka pagka nakikita ko yung iba-ibang kulay na lumalabas or yung ibang mutation, masaya ako. Yung satisfaction ko nandun. So, ako, gusto kong ma-experience rin mga baguhan yon. Kaya, tulungan lang. Ganun rin naman yung mga sa FB groups. Pakikita nyo, pagka may mga nagtatanong, may mga sumasagot rin kagad. So, ganun lang naman yung hilig natin eh. Kailangan magtulungan lang tayong lahat. And lastly, mag-enjoy lang kayo sa ginagawa nyo, sa pag-aalaga ng ibon. Enjoy nyo yung magkakape kayo sa harap ng ibonan nyo. Pinanonood nyo lang sila. Enjoy nyo yung tunog na ginagawa nila. Enjoy nyo lang. Yan lang. Huwag nyo munang isipin ng negosyo. Yun lang may papayo ko sa inyo. Pagka nag-enjoy na kayo, hindi nyo napapansin, matagal nyo na palang inaalagaan. And then eventually naman, mangingitlog rin yan. Pag hindi nangitlog, antay lang. Yun nga, iniptalo. Talagang alaga lang. Alaga lang muna ang purpose nyo. Yun lang, so hopefully, may mga natutunan kayo sa mga sinabi ko.
at kahit papano, alam nyo na kung paano magsisimula. And then kung bago kayo dito sa channel na to, please like and subscribe. So yun lang for now. Kung meron kayong mga katanungan, just comment below o kaya i-message nyo ako sa Facebook, Jeffrey Estaris. So dyan na lang muna. Gawa na lang tayo uli ng video sa susunod. Bye-bye!